Hello guys! Isa na naman tayong episode, okay? So may dala na naman akong gunting. Okay, so ang gagawin ko ngayon is itong ating mga bagong tubong halaman ay tatanggalan natin ng mga kasama. Kailangan nyo mamimili lang tayo ang gawa ng ginawa natin last time na kung ano lang yung malusog. Okay? So yun, tapos maglilipat tayo ng ibang halaman. Tapos itrim ko rin yung mga sili. Isa sa mga technique kung paano dumami ang mga bunga ng inyong sili. Okay? So, isa yon. Okay? So, dito muna tayo sa isa. Okay? Yung ating ginawang mga mustasa. Kailangan isa lang ang nasa lalagyan dahil maliit lang para maging malusog siya. Mamaya ipakikita ko yung mga tinanim natin na pechay para makita ninyo na malulusog na sila. Yung katulad din ng ginawa ko dati, ginupit-gupit natin yung mga sobra. Okay? So ganito na gagawin natin. Pakikita ko na uli sa inyo, ha. Ito, since nasa gitna na siya, no, kahit malusog yung nasa gilid, hindi na siya kailangan. Ito na lang nasa gitna. Okay? So pare-parehas naman silang malusog. Tatlo. Okay? So alisin na natin yun. Okay? Alisin na rin natin yung kasama niya sa dulo. Okay, so mag-isa na lang siya. So, ganun na rin gawin natin dito. Okay? Yung nasa gitna lang i-retain natin. Okay. Next, yung katabi. Okay? So, yan. Next. Ito, medyo marami. So, kailangan makapili tayo ng maganda. Okay, so yun. Ayos. Next. Isa. Dalawa. Medyo marami to. Tatlo. Apat, lima. Ayan. Isa na lang. Okay, so dito ganun din. Minatubo. Yan, ginupit natin, iniwan lang natin yung malusog. Okay? Okay, so kita nyo guys. Okay, so eto mamaya, eto yung mga labanos natin. Eto nakikita ninyo, dalawa tumubo, dito isa. Okay, so dito isa, dito dalawa, dito isa, dito dalawa. Okay, so yung, siguro sa next episode yun, yung gagawin natin, ililipat natin yung ibang labanos. Okay? So mamaya madadali na rin itong sobra nating kangkong. Ito yung luma. Yan yung luma. Madadali na yan. Tapos gagawin natin ngayon, pakikita ko sa inyo yung sa mga sili. Pagtitrim din. Paano dumadami yung bunga ng sili? So ganito ang paraan. Okay. So tanong, bakit ginugupit? Okay? Bakit ginugupit? Para sumanga siya. Once na sumanga ang sili, okay, doon tutubo yung maraming bunga. Okay? Hindi katulad ng isang derecho. Mamaya pakikita ko sa inyo yung isang derecho. Okay? Namumulaklak na. Okay? Gupitin muna natin yung ibang sili. Ayan. Gupit-gupitin lang natin yung mga dulo. Ililipat din natin yung mga sili na yan. Kaya lang, gusto ko ipakita sa inyo na kung bakit ginugupit. Okay? Yung dulo. Okay. Actually, pwedeng kamay eh. Kasi malambot ang sili eh, yung dulo. Okay. So, eto na yung ginupit. Tignan nyo, sumasanga na siya. Eto, hindi pa nagugupit. Sumasanga na. So, gupitin natin. Ayan. So, patuloy siyang sasanga. Okay. So, eto naman yung diretso. Tignan mo. Oh, namumulaklak na. May bulaklak na siya, isang diretso. Okay. So hindi maganda. Paano magugupitin yan? Ang haba-haba na. Pag ginupit mo, may bulaklak na. So eto na lang isa. Mahaba siya, tumubo, no? Gupitin natin yung dulo. Ayan. So huwag kayong manginayang. Huwag kayong manginayang dito. Okay? So dito, pakita ko na rin. May bulaklak, ha? Ah, ganun, ha? Ginupit natin. Kahit na may bulaklak pa siya, tinira na rin natin. Ginupit na rin natin. Okay? So, mas makikinabang ako kung mas marami siyang bunga. Lahat yan, gugupitin na natin para sabay-sabay na.
Okay. So ito namang matataba. Etong matataba na to, okay? Ang pagkakaalam ko rito nung tinanim ko to, ito ay mga siling puti. Alam niyo ba 'yung siling puti? Ang siling puti, 'yun 'yung kapag hilaw kulay puti, kapag nahinog nagiging kulay orange saka pula. Okay? Pag hinog na siya. So gugupitin lang natin 'yung mga dulo. Okay? Mamaya na ako maglilinis. Pinakita ko lang sa inyo na hindi ako nanghihinayang na kahit na may bulaklak pa siya. Okay? Gugupitin ko 'yan. Okay. Ito hindi na. Ayan, sumanga na siya eh. No? Kita nyo? Dalawa siya, dalawa. Ito. Ayan, ayan. Dalawa. Okay? So, ito sumanga na rin siya. Nakasanga na rin. Kasi yung dulo niya, pinutol ko na. Ito na lang uli. Okay. So, ganun na mga ginawa natin sa mga sili natin. Isa yon sa mga magandang paraan para dumami ang inyong mga sili. Okay? Doon naman sa mga tanim, inalis natin yung mga katabi niya. Since maliit siya, mas mabilis siyang tumaba. Okay? Yung mga laman niya. Malulusog siya. Ipakikita ko lang sa inyo yung mga binawasan na natin. Ha? Ito. Kita ninyo. Malulusog ang ating mga halaman. Okay? Ito yung mga binawasan natin. Ha? Sila yun. Tignan ninyo. Matataba. Malulusog. Okay? So, ayan. Okay? Ito yung iba. Okay. So, sa ngayon, yun lang muna ipakikita ko sa inyo, no? Ngayong umaga, gawa ng gusto ko makita ninyo yung benepisyo kapag inalis dun sa lalagyan yung ibang kasama niya. Kaya ang dahilan natin kung bakit tayo nagtatanim, maglalagay tayo ng 3-4 na buto, mamimili lang tayo ng malusog. Kung sino yung pinakamalusog, yun lang ititira natin sa lalagyan. Okay? Para pag lumaki siya, matataba, maganda yung tubo ng dahon. Okay? So, yun lang guys, gusto kong lang ipakita sa inyo na kung ano yung magiging benepisyo para sa inyo. Ganon din yung benepisyo natin sa sili, no? Huwag kayong manghinaya kung mataas na siya, tapos namumulaklak. Kahit na may bunga pa siya, kahit na may bunga, puputulin ko pa rin siya. Okay? So, yun lang guys, paalam, please like, share, and subscribe, okay?